Da, 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 da. Hold up, hold up. Yeah, yeah, yeah. Hold up, yeah. Woman. Yung mga wire na yan, putol-putol yan eh. Pagdudugtungin ko, kasi kakapusin ako, mahaba. Kailangan kong mahabang linya, mga 30 meters ang haba. Kasi kakapusin itong puti eh. Ito, pagdudugtungin ko, tapos idudugtong ko sa puti. Ngayon, para safety, gagamit tayo ng rubber tape para hindi nababasa yung dugtong, pinagdu yung dugtungan ng wire, electric wire. Ayan, rubber tape. Ayan. Tapos pang final, electrical tape. Ayan. Pagdudugtungin ko sila. Rubber tape. Electrical tape muna. Tapos patungan ulit ng electrical tape. Tatlo na yun ang dugtong ko. Bilang isang maintenance, pag nagsiservice ako sa bahay, naputol yung kuryente, naka-expose sa labas, hindi siya nakalagay sa tubo o sa pipe. Pag nagdugtong ako ng wire, naka-expose sa labas, gumagamit ako ng rubber tape. Pag nagsiservice ako, ang tawag ito rubber tape. Gumagamit ako nito para sigurado kasi pagka nagdugtong ka ng wire,
hindi ka gumamit nito ng rubber tape, tapos yung binugtong mo ba, naka-expose sa ano, sa labas, hindi siya nakapalob sa pipe, naka-expose sa labas, pag umulan, papasukin ng tubig, no? Pag wala siyang rubber tape, papasukin ng tubig. Kaya pag pinasok siya ng tubig, nagkakaroon siya ng parang bukbok. Nagkakaroon ng bukbok, parang nagkakaroon ng bukbok yung dugtungan. Pagka nagkaroon ng bukbok yung dugtungan, humihina yung pasok ng kuryente. So, humihina. Minsan, sa katagalan, dahil hindi nga pumapasok ng maayos yung kuryente, minsan nasusunog dito. Yan, nasusunog dito. Kasi nga, hindi makapasok ng maayos yung kuryente kasi nga, binukbok na yung dugtungan. Yan, kasi electrical tape lang ang ginamit nila. Hindi sila gumagamit itong rubber tape. Paggamit ka lang ng rubber tape, pagka naka-expose yung wire mo sa labas, ba, nauulan na, naaarawan, hindi mo pinasok sa loob ng pipe o hindi pinasok sa loob ng tubo, papasukan ng tubig ulan to. Yan. Pero pagka gumamit ka ng rubber tape, kahit nakakalubog yan sa tubig, basta meron rubber tape, hindi papasukan ng tubig yan. Kasi ito eh, ang gagawin mo muna, unang step, yung dugtungan, babalutan mo muna ng electrical wire, electric tape. Ito, balutan mo muna ng electric tape. Tapos pangalawa, saka mo patungan ng rubber tape. Ito, rubber. Saka mo patungan pangalawa. Pangatlo, patungan mo ulit ng electrical tape. Yan. Yan. Tatlo lang yan eh. Una, electrical tape. Pangalawa, rubber tape. Pangatlo, electrical tape ulit. Ayun, yun lang. Hindi napapasukan ng tubig yan. Ayan. Kasi yan ang ginagawa ko pag nag-service ako sa bahay. Pag nagdudugtong ako ng putol galing sa metro. Yun, yun ang ginagawa ko. Gumagamit ako ng rubber tape para sure hindi napapasok ng tubig. Yun. Gamit kayo nito mga electrician. Kasi ang trabaho ko dito, minsan nag-service ako sa mga bahay-bahay. Minsan lang, ang trabaho ko dito, maintenance. Pero pag nag-service ako sa labas, gumagamit ako nito ng ano, rubber tape. Pagka naka-expose lang sa ano, sa tubig, umuulan, naka-expose siya, gagamit ako nito. Kasi minsan kasi, pag nakakalubog sa tubig, kahit may rubber tape, hindi basta-basta mapasukan ng tubig. Yan ang tip ko dun sa mga ano, hindi pa nakakalam ng rubber tape. Okay, yun lang. Thank you. Umpisa na ng trabaho. Pero bago ako mag-trabaho, kasi mainit sa labas, kasuot ako ng long sleeve. Manghiram ako ng grinder o sa kasama ko. Yan ah, samahan niyo ako. Hiram tayo ng grinder. Dito tayo. Good morning. Jojo and Gilbert. Hiram ako ng grinder. Tinuturo, hindi siya makapagsalita kasi pipi yan eh. Ay, nakapagsalita na siya. Miracle, di ba? Ano siya? Hindi ako pwede magtagal dito kasi bawal. Kasi nga pandemic. Kaya para akong gagana, para din patras. Okay, mamaya ka na sa ulito. Ayan. Nakahiram na ako. Ayusin ko muna kasi lalagyan ko siya ng blade. Ito. Pang-cutting.
sa bakal. Manipis lang yan. Napalitan ko siya. Sana, samahan niyo ako. Napakita ko sa inyo, puputulin ko mga bakal. Shall we have breakfast together?